sa isang malayong baryo sa kabundukan dito sa Pilipinas, may isang mapayapang tahanan na pinaninirahan ng isang pamilyang simple ngunit puno ng pagmamahalan. Ang pamilya ni Mang Jose ay masaya sa kanilang simpleng buhay kasama ang kanilang alagang pusa na si Puti. Si Puti ay isang napaka-cute at maputing pusa na laging nagbibigay ng ligaya sa buong pamilya dahil sa kanyang kalikutan at lamang. Isang gabi, habang ang pamilya ay nagtitipon-tipon para sa kanilang hapunan, napansin nilang hindi mapakali si Puti. Palakad-lakad ito sa tabi ng bintana at tila may hinahanap. Lumapit si Aling Maria at tinanong si Puti, "Bakit ka ba ganyan, Puti?" Pero, siyempre, walang sagot ang pusa maliban sa mahinang pagngiyaw. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto. Isa itong matandang babae na hindi pamilyar sa kanila. "Magandang gabi po, maaari po ba akong makisukob sa inyong tahanan?" "Nawala po kasi ako," sabi ng matanda. Dahil likas na mababait ang pamilya ni Mang Jose, pinatuloy nila ang matanda at pinakain. Ngunit napansin ni Mang Jose na tila takot na takot si Puti sa matanda. Nakatago ito sa ilalim ng mesa at patuloy ang pagngiyaw. Dumaan ang mga oras at habang nagpapahinga ang lahat, biglang narinig nila ang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Parang mga yabag ng maraming tao ngunit wala namang tao sa labas. Agad na kinuha ni Mang Jose ang kanyang bolo at lumabas upang tingnan. Nakita niya ang mga anino ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan mga aswang. Agad na pumasok si Mang Jose sa bahay at sinabi sa kanyang pamilya na magdasal at maghanda. Alam ni Mang Jose na hindi pangkaraniwang aswang ang kanilang kalaban dahil ang mga ito ay tila tinatawag ang matandang babae na kanina lang ay kanilang pinatuloy. Ang matanda, na ngayon ay nagbagong anyo, ay isa palang pinuno ng mga aswang. Ang matanda ay tumawa ng nakakatakot at nagsimulang lumapit sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda sa kanila, biglang tumalon si Puti mula sa ilalim ng mesa. Ang maliit na pusa ay naging malaki at mapangahas. Nagningning ang mga mata ni Puti at lumabas ang kanyang tunay na anyo, isang bantay na espiritu ng kagubatan na nag-aanyong pusa para bantayan ang pamilya ni Mang Jose. Sumugod si Puti sa matandang aswang at naglaban sila. Sa kabila ng takot, nag-ipon ng lakas ang pamilya ni Mang Jose at nagsimulang magdasal ng malakas. Ang kanilang panalangin ay nagbigay ng karagdagang lakas kay Puti. Sa huling yugto ng kanilang laban, nagawa ni Puti na talunin ang matanda at itinaboy ang mga natitirang aswang. Pagkatapos ng laban, nagbalik sa pagiging simpleng pusa si Puti at yumakap sa pamilya ni Mang Jose. Ang buong pamilya ay nagpasalamat sa kanilang alaga. Napagtanto nilang hindi lamang pala basta pusa si Puti kundi isang tagapangalaga na binigay ng kalikasan upang protektahan sila laban sa kasamaan. Mula noon, lalong minahal ng pamilya ni Mang Jose si Puti at lagi silang nagdarasal ng pasasalamat tuwing gabi. Alam nilang sa bawat pagsubok, nariyan si Puti upang magbigay ng lakas at proteksyon sa kanila. At ang kanilang tahanan ay nanatiling ligtas at mapayapa, sa tulong ng kanilang mapagmahal at matapang na alaga. Dito na nagwawakas ang kwento mga idolo, hanggang sa susunod.